Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, lubos nating ipinagpapasalamat ang biyaya ng sakramento ng kasal na ipinagdiriwang ng ating mga kapatid na sina Milagros at Gregorio. Akala ko 50 years. 40 years lang pala. So, apat na pong taon ng pag-isama na kasama sa kanilang pagmamahalan ay nakita natin ang bunga sa kanilang mga anak, sa kanilang mga manugang, sa kanilang mga apo. Nagpapasalamat tayo sa Puong Mikapal, sa biyaya na ipinagkaloob ng Puong Mikapal na naging bahagi ng ating buhay ang mag-asawang ito na ipinagkaloob ng Puong Mikapal. Lalong-lalong ngayong panahon na ito na tayo ay nagdiriwang sa gitna ako ng maraming hamon ay binibigay po ng buhay may asawa at ng buhay pamilya. Yung po ang ating latest na encyclical na ipinadala po ng Santo Papa, Amoris Laetitia, ay tungkol po sa buhay mag-asawa at buhay pamilya na nawa po ay higit nating pinararapan. At tayo po nagpapasalamat sapagkat sila po, sila ay buhay na saksi na ipinaiwatig ng Puong Mikapal tungkol sa bagay na ito. At tayo po ay higit na nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinibigay sa atin. Hindi naman o, no? Kasi hindi po ito humili. Si Padre po mag-humili. Kaya naman nais ko ibigyan pansin na kaya tayo nagdiriwang ng misa, no? Dito, no? Eh, pwede naman ho, no? Kasi baka sa kalaman ng lahat, kasi basta medyo sa gawa ng kapag po yung pinagdiriwang, pinapayagan naman po ng diocese, kapag po medyo mayroon ng itag, no? Hindi naman ho matanda na, no? May itag lang. No? Eh, pwede yung ipagdiriwang ang birthday o anniversary ng kasal, doon po sa kanilang mismong tahanan para hindi ho magiging balakid para ipagdiwang yung banal na pagdiriwang ng misa kung dadalhin pa ho sa simbahan. So, hindi po special ito, no? Kahit po sino, no? Na magdiriwang ng inyong anibersaryo, i-request nyo lang sa Cura Paroko, no? Ay pagbibigay alam ng inyo sa Cura Paroko. Ay pwede po yun, no? Dahil po pinibigyan natin ng pagpapahalaga yung pagkapasalamat sa Diyos na makasalo yung nagdiriwang ng kaarawan. Nais natin na sila mismo ay maging kabahagi ng dakilang sakripisyo ng banal na misa. At upang maging karapat dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, lalong-lalo sa pagunita ng anibersaryo ng pag-isang dibdib ni na Gregorio at Milagros, pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat dapat tayong gumanap. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, dalawa ko ng kasal sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nilihay ng Maria, sa lahat ng mga angel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen.
pasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kabulihan. Panginoon Diyos, hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa kasiyasiyang katandaan, katulad ng iyong pagpapatibay sa kanilang kasal noong pamang ito ay umani ng unang bunga ng pamamahal sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipupo kayo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid.
inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga ito. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan ni David. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailaw. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tagyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. Ang tagyang na iyon, ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kaniya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ni Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tahanan ng asawa'y parang utusan na mabula, bagong talino ang ito sa may dulang ang hanap niya. Ang sino mang kong Panginoon ay busang kusundin. Buhay niya ay uunlad at lagi papapalahin. Papalad ay sumusunod na tawag na tawag. Mula sa Siyon, pagpapapala at nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay. Pag-unlad ng Jerusalem, ang magiging iyong ako. Nawa ikaw ay abuti na may maging mapayapa itong bayan ng isa. Papalad ay sumusunod na tawag na tawag. Sa Mateo. Nung tanong iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkansiluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kutusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kailanganin? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila na may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang pamakinan at masasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang maga po sa ating lahat. Kay Mara Jessie, no? Magandang maga po. Siyempre po na sa ating dalawang parang matatabagan. Ang magsigiro, mag-boyfriend daw. Kina Mamila, no? Kay Mamila talaga, hindi na akong maano, no? Talagang ever since, no? Na talagang tawag ko sa kanya, no?
Siyempre, naging teacher ko ng elementary sa Central po, no? Grade 4, Maya. Again, basic po siya. Thank you, thank you. Glory po naman sa inyo pong dalawa. Magandang maga po. Pwede ba natin silang bigyan ng isang malakas sa palapak, no? Ano po, isang malaking biyaya nga po, sabi ni Father Jesse kanina, ang ganitong klase ng person na kung saan ang dalawang mag-asawa sumunta sa harapan ng Diyos, tamagat ng sakramento ng kasalan hanggang sa iyo, ay patuloy ng sasama at patuloy ng mamahala, no? 40 years, no? Ibira na lang po nakakabot sa ganyang, ano, no? Sa ganyang, dito taon, no? Bibira na lamang. Kaya ito yung isang malaking biyaya. Kaya mga pati doon, aking siguro, ano, no, sigurado ako, doon sa lipi na Sanlaon, talagang binigyan ng pansin ng pari noon sa kanyang miliya ng kalagahan ng kasal. At nais ko siguro balikan na sinabi ng pari noon, no, na siguro binanggit niya ang dalawang dayla kung bakit papakasal ang lalaki at ang isang babae. At ano ang dalawang dayla na to? Dahil sila ay una nagmamahalan. Mahal kita, mahal mo ako, tayo na, no? Masama na tayo. Pero masasama mo tayo sa pamamagitan muna ng pagtanggap ng sakramento ng kasal. At sinasabi, ang pagmamahala na yan, dapat araw-araw. Dapat hanggang hindi lamang 5 years, 10 years, 30, 40. Ihintay pa natin, no? Ang maraming panahon na kailang pagsama. Pero ito po, mga kapatid, kita-kita natin, no? Tayo witness na sila ay totoong nagmamahalan. Ano yun po, dama ko po, no, at alam ko, nasaksihan ko rin kung paano pa ang mahal, no, ni Mang Mila, no, si Tay Gigolo. Isa po kami may gathering, no, sa order of mission, isang release foundation. Mang, pwede kayo dito sa gandang oras o pwede ba tayo mag-overnight, no? Ako, pare, hindi pwede kasi ako ay, ano, dapat nasa tabi ng aking asawa, no, sa gabi, no? Dahil ako yung nag-aalaga sa kanya. Sino, isang magandang halimbawa, no? Na kung saan yung pamamahalan, yung pag-aalaga, ay nandun pa rin hanggang sa inyo. Hindi nagsasawa. No? Oh, di ba, no? Hindi nagsasawa. Silang dalawa, pa nakikita ko po, parang ano lang, no? Parang mag-boyfriend, girlfriend lang. Napaka-sweet, no? Hanggang ngayon, parang inaano pa rin ang langga, no? Pwedeng langgamin. Sa kailang pumamahala. The sweetness. No? Pero mga kapatid, no? Sasabihin natin, no? May mga babae po kasi ngayon, sinasabi nila, no? Ayaw nila mag-asawang dahil natatakot sila. May mga lalaki rin ngayon, ayaw na rin mag-asawa dahil natatakot na rin. Natatakot sila sa nakita nila sa ating paligid. Kinakasal, nagsasama na ilang taon, pero pag lipas ilang taon, kakayawalay na. Tama po yung sinabi ni Father Jesse kanina, yung siya kay, ano po, no, kay Pope Francis, no? At nais ko pong dagdagan yung Amoris Laetitia. Ito po itong ang literal translation ay The Joy of Love. At kung saan ang ating mga Santo Papa, ito'y bunga ng dalawang sinod, eh, no? At ang paksay tungkol sa pamilya. Binibigyan talaga ng pansingin ng simbahan sa pamumuno ng ating Santo Papa ang kalagayan ng pamilya. Lalaki at babae, magmamahalan bilang mag-asawa hanggang kailan, hanggang kamatayan. Kaya ang bawat isa dapat ituturing talaga ng asawa ka. Asawa kita sa oras na ikay pinakasalan. Asawa kita bukas sa mga panahon na susunod. Hanggang kamatayan, ang tunay ko sa iyo ay asawa. Hindi ako magsasawa sa iyo. Siguro pa mga kapatid, very popular sa inyo na yung kwento tungkol sa asawa, no? At nais ko siguro bigyan ng pansin din ngayon, no? Asawa kita ngayon hanggang tayo'y mamatay. Yung asawa, yung letrang A, sa, wa, no? Misa daw kasi kapag ang mag-asawa ay, ano na, no? Paglipas ng 5 taon, yung asawa niyan ay nawawala na yung unang letra, no? Pag nawala na, ano natin na? Asawa na kasi, no? Tumataba na ako sa iyo, no? Hindi ka na lang nag-aayos ng damit ng buhok mo, no? Ang may kusina ka na, no? Asawa mo, no? Kasi kakaluto sa kusina para sa pamilya sa mga anak. Kaya yung inawala na, no? Paglipas na ilang panahon, no? Eh, nawala ka natin na isawa. Paglipas pa ilang panahon, ako, ito pa. Yung ano mawala, yung S, no? Ano na, tira ngayon, no? Awa. Awa. Nakikisama na lamang ang tatay o nanay dahil naawa sa kanyang mga anak. Awa na lamang. Pagtipas pa ng ilang panahon, nawala na yung W, yung A, yung A, no? Ang natira ay awa na, no? Paglipas pa ng panahon, nawala pa yung W, ano natira? Ah! Paglipas pa ilang panahon, naku, lahat nawala na. Hiwalay na ang mag-asawa. Yun po ang ako nito. Yun ang nais na ano, bigyan pa si Pope Francis. Pagtibahin, palakasin, dapat ang buhay ng asawa. Mula sa simula ng araw ng kasal, hanggang sa kamatayan. Wala kang ibang titinakuli ang asawa mo.
Wala kang ibang halika kundi ang misis mo, Mr. Moon. Wala kang ibang yayakapin kundi ang asawa mo. Hanggang kamatayan, ayaw mo matay. Ang asawa natin. Yan ang pagmamahala, no? Kaya yung mga nakatakot ko dyan na magpakasal o magkaroon ng pamilya, the living witness ko ng mga asawa ko, si Mama Mila, si Tay Gigoro. Ang sarap na meron nag-aalaga sa'yo. Ang sarap meron kasi nasabihin na I love you, no? Hindi ba? Ang sarap din kung halimbawa may sasagot sa'yo na I love you. Si Roy, si Mama Mila at Tay Gigoro ang patuloy pa rin nagsasabihan, no? Na I love you, di ba? Pwede bang sample ngayon? Mamaya na lang. Kasi yan po yung ano, yung I love you na yan, tatlong salita, pero ano yan? Pasok hanggang ano yan? Puso, pag narinig mo yan. Damandaman mo yan. At ang mga nanay, damarin nila yan kapag hindi totoo I love you ng mister nila. Minsan kasi napipilitan naman. Minsan kasi ano lang, no? Para lambigin ng asawa, sige, I love you. Pero kung totoo yan, tagos ang mga puso yan. Yan ay damandaman. At ang tao nakakarinig na lagi nakamiti, masayang araw, masayang araw. Sa'yo po, no? Ang unang day lang kung bakit nagpapakasal ay dahil sa pamamahalan. At dapat niya mapanatili, 14 sa sila may mamahalan. Sino? Patuloy pa yan? Paano ang din ang pambalik pamakasal ay para umuunang pamilya? Ilang supli ang gusto nila? Ilang anak nila ngayon? Yun ang binigyan ng Diyos sa kanila ngayon. At ang turo ng simbahan, alagaan ang mga supling na yan. Kumusta ang kanilang mga anak ngayon? Ano natin ang kalagayan nila? Nasa mabuting kalagayan ng kanilang mga anak. May mga apo na rin sila. Lolo na sila. Hindi ko lamang kung sila ay lolo na sa tuhod. Wala pa naman. Wala pa naman. Sino? Ang pangalawang nila kung ba nagpapakasal para bumunong pamilya? Ito ang pamilya nila ngayon. May mga sariling pamilya na. Masaya sila, no? Minsan may mga banding sila, no? Nalalaman ko. Minsan nalaman ko si Ma'am, si Sir, si Tiger Gold, nanood ng concert, no? Yung sa, ano yun, kay Pavarotti ba yun, no? Ah, kay Andre Bocelli, no? Siguro kasama yung mga umano, no? Ine-enjoy ang buhay sa ngayon. At ang kanilang anak, patuloy pa rin inalagaan. Patuloy pa rin minamahal. At ang kanilang anak ngayon, no? Talagang matibay ang pansama nila bilang isang pamilya, sila ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya mga kapatid, no, ang pamilya na napakalaga para sa simbahan, no, at sa idea, no, ni Pope Francis, sana po kung tayo ay halimbawa ng nagdadalang isip, maayos pa ba ang aming pamilya ngayon kung halimbawa may ano, na problema? Ang aking pakipagtungo, no, sa aking mga anak, maayos pa ba kung ito ay hindi mabuti? Kung ito hindi mabuti, sana mag-i-help nga po sila. Hanggang sa kayo maayos ang pagsama. Hanggang sa ngayon, pinapakita nila ang papel na bilang mga magulang. Kaya mga kapatid, itong araw na ito, sabi ko nga, isang biyaya mula sa Diyos. Sabi ni Pare Tiesa. At si Pope Francis sana, at least niyang pakinggan. Ang pamilya po natin, no, na kayo po narito ngayon, sana po ang iyong pamilya ay tinanggi po ninyo ngayon. Kumusta ang iyong pamilya ngayon? Kumusta ang relasyon ng mga asawa, nanay at tatay? Kung malakas ang pagsama at matibay at patuloy ng mamahalan, yan ipagpatuloy. Pero kung medyo may problema, sana ayusin yun. Kumusta po kayo mga magulang sa inyong mga anak? Kumusta po ang inyong pag-aalaga sa nila? Kung ito po ay medyo nakakalimutan na, no? Medyo napapabayaan, ito ang simula din ngayon para kayo ay ano, no? Yan, alagaan mo din ang inyong mga anak. Hindi pa uyan lahat. At kayo binasang pamilya, kumusta po kayo ngayon? Kayo ba ay masaya? Pagpatuloy. Kung meron hindi pagkakaunawaan, sana pag-usapan. Nasa gayon, ang pamilya natin ay patuloy na masaya, may pagtulungan, may pamahalan, at nagdadamayan sa bawat isa. So bilang pawakas po, no, ipagdasal po natin ang natuloy-tuloy, no, ang asawa. Patuloy silang bigyan ng kalakasan. Patuloy silang bigyan ng lakas pa ng pangakawan. Lalo na sa mga mila, no, bilang nadilig ko sa simbahan. Siya po ay kasama ko sa aking community na na-order of mission, isang religious congregation. Kaya siya po, no, malaki ang papel na ginagawa pa na sa simbahan. Nung time ni Pare Jesse, no, siya rin ano, no, nung time na presidente. Kaya nung time ni Pare Jesse, no, yan, ang dami na itulong mga ni mamila sa ating parokya. At alala kayo sa Pare Jesse, no, nung time niya, no, kinordinadyo bilang pari na sa ating parokya.
Kaya si Mamila, no? Sa kanyang asawa, no? Maunawain, no? Basta sa simbahan, talagang supportive. Para sa Diyos, walang panidalawang isip. Sana po, mga magulang dyan, no? Ayan, aking inuulit na ilang beses, maging huwara natin sila. At kayo mga kabataan na narito ngayon, huwag kayo matakot, no? Na magkaroon ng pamilya. Kung yan ang tawag ninyo, kasapagkat sa buhay natin ngayon, meron pa rin mga pamilya at makikitaan ng mabuting halimbawa. Sa katauhan ni na Sister Mila at kay Tay Divor. Kaya sa inyo po, dalawa, no? Maligayang pagbati, no? Makakasap po kayo sa akin, no? Kami para Jesse, no? Sa palalangin, no? Patuloy niyo pagdarasal at ang turing po namin talaga sa inyo ay isang pamilya namin. No? Na kung saan tayo ay lagi magkakasama at lalatigin sa palalangin. So, muli po natin, bigyan ng isang masigabong palapakan, no? Ang talaga ng pagkakasama. Minamahal kong Gregorio at Vidagros. Sa binyag at kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng muling hapunan, muli-muli kayo nakisalo sa habag ng kanyang pamamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayan ng ito. Narito tayo bilang paglanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na sa inyo ay nagtaguyod sa inyong pamumuhay bilang pinagbuklod sa kanyang pag-ibig, manasakit at pagukop sa kanyang pagpapalang at palagiang pagtuwang. Ipinagkatiwala niya sa inyo ang pananagutang mamuhay lagi sa pagkakaisa. Sa pagdamayan, sa hirap at dusa na ginhawa't kalusugan ay magmahalan, maging tapat sa pag-ibig magpakailanman. Sa inyong paglingon, sa pinanggalingan, kaisa ninyo ang pagdalangin ng ating Kristiyanong sambayanan na ang hiling ay pagpapala ng puong may kapal upang kayo makarating sa paroroonan. Minamahal kong Gregorio at Milagros. Kaya pa bang tumayo? Sige po, kaya pa tumayo. Sa harap ng Diyos at ng kanyang sabayanan, pagdaupin ninyo ang iyong mga palad. Hawak mo kayo. Magharap po kayo. Yan. Kanan sa kanan, kaliwa sa kaliwa ang hawak ng kamay. Okay. Kanan sa kanan, kaliwa sa kaliwa po ang hawak ng kamay. Kanan sa kanan. Pagdaupin ninyo ang mga palad sa liwain ninyo ang ngiti magtipan sa banal ng sakramento ng kasal. No? So ito po ay pagsasariwa. Thank you.
sino ang mga ninong at ninang? Ang mga ninong at ninang? O, kayo lahat, ninong at ninang, kayo. Kayo ang ninong at ninang lahat. Sumunod po kayo sa akin. Minamahal namin? Gregorio at Milagros. Ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambay ng narilito, kami nagpapatunay sa sinasariwa ninyong pagtitipan bilang mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas palad namin kayong tinatanggap at makaasa kayo sa aming tangkilik at panalangin. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at pinabasbasan ang sinasariwa ninyong pagtitipan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May sisig ba bang aras mo kayo? Wala na. Aras, wala na lang. Paalam na lang sa sinira. Sige. Pagmahal, basusan mo at tinapin ang iyong mga lingkod na sina Gregorio at Milagros. Pagkita pa din mga sila matusuot ang mga sing-sing na ito ay maging kawangis mo sa iyo sa pag-ibig at walang maroon ang kapatan. Nulog namin ito sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Natin ang mga nagsariwa ng kanilang pag-isang dito. Makisaraw. Isa pa. Hindi ka. Ano?
Handog natin ang pag-aalay. Kapatid, upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumika, ang mga alay na ito para sa pagkakasalamat ni na Gregorio at Milagros ay tanggapin mo at gawing kanduan ng kapayapaan at kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa paglikha mo sa tao bilang iyong kawangis, ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang may lahat ang iyong dakilang pag-ibig. Sa tapat na pag-asama ng mga mag-asawa, hindi ba't iyong pag-ibig ang sanhin ng paglikha sa tao? Kaya't pag-ibig mo rin ang mamanahin ng mga tapat sa iyo. Itong pag-iisa ng mga magsig-ibig ay siyang pananatagapagpahiwatig ng iyong maasahang pagkatangkid. Kaya sa pag-ibig mo, sumasanib ang pag-ibig ng mag-asawang ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Oh, no.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya at sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos ang apunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng mga. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapag na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mahalin namin mo ang simbahan ng anak sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisca na ni Papa at ni Berbentura na ang Bispo at ang Katayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na namin ngayon lang na may pag-asang sa lingkod ay magbubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawain sila at patuloyin sa iyong kalimunan. Kawain mo pag-inapati kami lahat ng mga kasalanan sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa